share to all of you, no? Yun. And syempre, thank you so much, Mentor Mary, for inviting me, no? So, ayan, are you guys ready, no? Amazing morning again sa lahat. And sa mga patulog na dyan, no? Wait lang. Wait lang. Okay, so pakinggan muna natin to, mga mentors, no? So ngayon, mentors, no? Start na rin tayo, no? So hindi na po ako papakilala, no? So at your mentor dyan, one of the mentors, yung mga kakutulong po sa inyo sa negosyo po natin, no? You can add me in Facebook, you can follow me in Facebook, you can subscribe in my YouTube channel. Tsara, nakapag-plug pa, no? Okay? And Instagram as well, no? So you can follow me po, you know? So wala po akong Twitter. Twitter! Slang, you know? So ayun, no? Napapa-English ako pag taga-Canada yung mga kausap ko talaga pag taga-US. So ayun, mga mentors, no? Start na rin tayo. Question. Okay, question. Agad-agara na tayo mag-start. Sino po dito ang ano? Sino po dito ang... short-tempered. Yan. Ayan. Sino po dito ang short-tempered? Yan. Pakitype po I am. Pakitype po I am. Why? Bakit why? question na ba? Okay. So, may kilala ko lola. Okay? So, if you are short-tempered, yung pakitype I am, alright, before, sabi ni Mentor Way. Si Kristan na, sabi ng mentor Janine, binubulgay ka ng ses mo, ha? Ayan. Okay, so ayan, no? Short-tempered, no? Ito mentors, no? Siguro, me. Ano ba? Sorry. Okay, so ito, ha? Siguro, ano to? Di ko lang sure, no? Pero baka lang, ha? Baka lang. Baka nakita ni Mentor Mary, sila Mentor Rochelle, sila Mentor Ruth, Mentor AJ, Mentor Venyo, syempre, yung side ko na yon dati. Ewan ko lang kung nakita nila yung side ko na yon. I'm very short-tempered talaga. Ang isa husband. Ano po eh? Ay, sorry po. Ayan. Okay. So, ayan po, no? So, kumbaga, for me po, no? Talagang sobrang mainit ang ulo ko noon. Talagang, alam nyo yun, konting... Basta pag mayroong something na bad trip ako, buong araw bad trip na po ako noon. So, kumbaga, hirap na hirap talaga ako i-control yung emotions ko po talaga. And yun, ano nga, sobrang, ano siya, hindi nakakatulong. No? And for that question, no, next question natin dyan, sino po dito, itoyo? Oo, ganun talaga ako minsan. Eh. Dati naalala ko noon, pupunta ako ng office, tapos imangot ako. Basta, hindi maganda eh, as in eh. Apektado yung leaders eh, you're transferring the vibe. Eh. So, naalala ko talaga yon. And para po sa akin, no, aminado ako doon, may mga leaders akong nawala because of that kind of attitude. Aminado po ako dyan. And syempre, lesson learned yun. Sumpungin, oo. Alam mo, para may regla. Sa lalaking tao, para may regla. Sorry sa mga kumakain dyan, ha? If ever may kumakain dyan, sorry po, no? May umiinom ng asay, kulay po na pa, no? Ayan, sorry po. No? Ayan, aruy. Diba? Mood, ano siya? Ano talaga? May mood skills talaga ako, no? Promise talaga. Hindi ko lang palang kung na-witness nila Mentor Mary yun, pero there are times talaga na hirap talaga i-control yung emotions natin. Ano? So, and also, I want to ask everyone, is there a time wherein, is there a time wherein, kumbaga, alam mo yung bad trip ka, and then, basta hindi maganda yung mood mo, and then you notice na apektado ang production mo, yung ginagawa mo sa araw-araw. Sino po nakapansin mo? Yes, yeah, sabi ni Mentor Weya. Diba? So, talagang, alam nyo, no? It follows talaga. Yun, ako po. Sabi ni Mentor Janine, no? So if you're able to relate to that, no, pakitap nga po I am, no? So it's a common thing, no? So may, ibig sabihin mga mentors, nangyayari talaga siya sa iba't ibang klase ng tao. And for me, this business we're in right now is sobrang nakatulong talaga sa akin, no? In terms of controlling the emotions na tinatawag. Kasi mga mentors, agree ba kayo dyan, no? Ang pinakakalaban natin dito, ang emotion talaga natin. Ang hirap kontrolin talaga. As in, kasi a human is designed, okay, is designed na maging emotional. Okay? We are designed na mag-react kagad sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Right? So, for example, nahirapan ka ngayon, di ba? May mga teleserye pa nga, mag-walling pa nga. Bakit ako, Lord? Mag-walling pa nga, di ba? Okay, ganun, di ba? May mga ganun talaga. So, ang tao na mamindset tayo na normal pala gawin yun pag nahihirapan, mag-walling ka.
Diba? E joke lang, no? So, pero mentors, no? So, sobrang hirap talaga control din ng emotions talaga natin. No? So, eto mentors, ha? Itong ituturo ko sa inyo is not a overnight thing. Na ibig sabihin, kapag natutunan mo ngayon, you will able to do it overnight. Hindi po siya ganun, ha? Okay? So, kailangan talaga siyang i-practice every single day in every situation na may encounter mo sa araw-araw. Kasi I believe, no? For us to have a better life, we have to control ourselves and control our emotion. Okay? And for me, napakalaking tulong nito. Ang turo sa akin ni Mentor Krish, yan, sabi ni Mentor Ben, ito, pinaka talagang napaka-meaningful, no? Na paulit-ulit na namin sinasabi ito, maaari na rinig na ito, no? Focus on the things that you can control. Tama. Ito namang ituturo ko, sabi nga ni Mentor Isay kanina, no? Ito ituturo ko right now, yung mood elevator, yung tinuro naman sa akin ng angel ko, no? Si Mentor Maan. I pray one day, no, makilala niyo siya, no? Mentor Maan is my angel ko sa ating negosyo. Office mate ko po siya. I-refer niyo po ako dito, no? Habang may dumadaan na trend, ino muna ako ng kape, ha? Wait lang. Ganyan po kami sa Sampaloc, eh. So, nakabili po ako ng trend dito. So, trend achiever na po tayo, no? The joke lang, okay? So, mentors, no? I'll be sharing my slide na. Yan, okay? So, yan, okay. So, ngayon, ano ah, sobrang bilis lang talaga ng ating topic for this morning or evening or afternoon kung nasa man kayo ngayon, mga mentors. Alright? So, the title of this is Overcoming Emotions. No? And for me, this is very, 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 very important. Okay? Kasi sabi ko nga po sa inyo, it will affect everything eh. Kahit sabihin natin na magaling ka mag-talk, magaling ka mag-close ang deal. If, for example, for an instance, is bad trip ka, you will reject the vibe to the person eh, no? Baka mahawa pati siya eh, no? Pati siya mabatrip bigla, no? So napaka-importante po niya, no? So sabi nga po dito, no, you must be the master of your emotions if you wish to live in peace, right? For he who can control himself, all right, becomes free. And this is very, very important. Kasi some of the people very, very emotional na parang madalas, no, they let their emotion control them. Agree? And syempre, sabi po dito, you'll become happy when you stop reacting and start controlling your emotions. Agree? Comments? Ito, mentors, again, napaka-iksilang ng ating topic for this morning or evening. Pero for me, this is really, really important in terms of handling your team, okay? In terms of doing our business. Hindi lang sa negosyo eh. Actually, sa araw-araw na buhay eh. Kahit sa simpleng relasyon nyo ng jowa mo. Okay, sobrang importante po niyan. Okay, as in talaga, sobrang importante po talaga yan. Sa partners nyo, family, friends, magkakapatid. Basta kahit anong bagay, kahit anong sitwasyon, I believe this will help you, no? To become a better person, mga mentors, no? So yan. Alright, so ngayon, yan. E plus R plus O. Mentor dyan, ano yan? Algebra po yan. Medyo lang. Okay? So, E plus R plus O. Ano ba ibig sabihin niya, mentor dyan? Okay? Letter E is for event. Plus, letter R is for the response. And letter O is the outcome. Alright? So, ngayon mga mentors, nais ko lang maintindihan po natin. Ano? Sabi nga po ni Mentor Krisha, di ba? Focus on the things that we can control. Right? So, yun po talaga yung pinakamalaga po dyan, no? Ang big pakinggan, no? Focus on the things that you can control. Pero kung a-analyze natin mga mentors, okay? That is yourself. That is your emotion. Kasi, syempre, oh, for example, we don't have control on the emotion of other people, eh. Diba? Kahit gusto yung i-control yung ibang tao, hindi mo siya makokontrol. Kaya ang tao, kadalasan, nai-stress, na-frustrate, kasi hindi na lang makokontrol ang sitwasyon ang ibang tao. Right? O for example, yung jowa mo. O for example lang ha, yung jowa mo, ano, tawag dito, may mood swing. Yeah. Eh, sinabayan mo, friend. Ano bang problema mo? Ay, di ba? Ano bang problema mo? Ba't parang napaka-bad trip ngayong araw na to? Di ba? Okay, so anong outcome? Mag-aaway kayo. Di ba? So, ito lang ang mentors ha. Event plus response equals outcome. Ang isang bagay na may pinaka-control tayo dyan is the letter R. The response.
For us to change the outcome, the response is very, very important. Event, yes, mentor Janine, response, and the outcome. Napaka-importante ito, mga mentors. Okay? Huwag papatulan, sabi ni Mentor Arnold. And yun nga, no, meron akong gustong ituro sa inyo na for me talaga malaking, ano siya, malaking bagay in terms of how to control the response. Yan, okay? So, are you all excited, no? Pakatabi nga po, I am excited. So, kumbaga, ito talagang ginagawa po natin. Ito, pero keep in mind this, ano, this equation, ah. Lagi tatandaan kong equation na ito, no? Event plus response equals the outcome. Tandaan po natin yan. Okay? So ngayon, yun na nga po, no? Yan. Ito yung sinasabi ni Mentor Isay. Mood, the mood elevator. Okay? So ito, ano yung mood elevator? Okay? Mood elevator, okay, is our moment-to-moment experience of life. It encompasses a wide range of feelings. Together, these emotions play a major role in defining the quality of our lives as well as our effectiveness. The purpose of learning about the mood elevator is to help people live life at their best. E totoo naman talaga mga mentors, no? Yung dating mentor dyan, na ano, na ill-tempered, na short-tempered, okay? Okay? Na mapagpatol sa mga leaders na pasaway. Okay, ganoon talaga ako dati mga mentors, no? Oh, ano na po nangyari? Nakapag-build tayo ng team. 'Di ba? Kasi importante talaga 'yan. Mga mentors, sobrang importante talaga 'yan. Kasi 'di ba, sabi nga ko sa gusto ko sana isama dito, no, DISC, no? Eh 'yun nga eh, baka wala tayong time para mag-DISC pa, no? Pero syempre, no, as a mentor, no, as a person, no, para sa akin, no, that goes sa lahat ng sitwasyon, no? Ikaw na lang mag-adjust lagi. Tama? Kahit mahirap, ikaw na lang talaga mag-adjust lagi. O for example, sino po dito ang mga nag-drive? Okay, mga nag-drive. Pakatype nga po, I am. Yan. Yung mga nag-drive na dyan, pakatype nga po, I am. Yan. Okay. So, sa mga nag-drive po dito, tama ba? Hindi po talaga maiiwasan na magkaroon ng mga pasaway, okay, na mga co-drivers sa daan. Tama? Okay? Some people talagang hindi willing mag-adjust para walang mangyari aksidente or aberya. Tama? So isang bagay na realize ko, no, kahit gaano ka kaingat mag-drive, okay, basta yung mga sa mga cause sa paligid mo ay hindi willing mag-adjust sa'yo, di ba? Wala. Mapapahamak ang papahamak eh. So always expect na ikaw mismo mag-a-adjust ka talaga. Eh, parang ganun lang din sa buhay mga mentors, no? Kailangan din talaga tayo ang always willing mag-adjust. Alright? Maging mabait ka lang talaga sa lahat ng sitwasyon. Now, going back sa ating mood elevator, no? Wait lang. Move ko lang tong chat box natin. Hindi ko makita yung ano eh. Mga mood eh. Yan. Okay. So ngayon mga mentors, alam na especially sa Pinas, exactly. Maraming pasaway sa EDSA. Okay? Ito mentors, last year. Okay? Alam mo yun, nakabangga ako ng bike. As in, head-on. Head-on talaga. Okay. I was, siguro ang takbo ko noon is 30 to 40 ata. No, biglang lumitaw sa harap ko. Wala na akong choice. Alam mo yun? Talaga nag-slow motion ng mundo ko, mga mentors. Dumipad po siya. Okay, Diyos ko talaga. No? Naging traumatic sa akin experience na yun. No? Pero alam mo yun, alam mo yun, siya may kasalanan, pero ikaw may gagastos. Alam mo yun? Okay, wala nang choice talaga. No? So, ayan o. Ano yung mood elevator? Yan, okay. So, ngayon mga mentors, ganito yung mood elevator. Ah, listen to me. Ah. So, mood elevator is very, very important. As you can see, meron mga mood na positive sa taas, right? Okay? And then mga mood na negative sa baba. Okay? So ngayon mga mentors, sabi po sa mood elevator, if ang mood mo ay isa sa mga mood na nasa baba. Yan. Impatient, irritated, worried, defensive, judgmental, self-righteous, stressed, angry, depressed, no? These are the moods na magiging unproductive ka. Pakitype nga po, unproductive. Okay? Magiging unproductive ka. Okay? And ayun naman, yung mga nasa taas, flexible, sense of humor, patient, appreciative, hopeful, resourceful, creative, wise, and grateful, eto naman po yung mga mood na magiging productive ka. Alright? Now, Mentor John, paano bang i-apply yung mood elevator na yan? Ganito po yan, ha? In every situation,
always be curious. Yan. Always be curious. Kaya po nasa gitna si curious. Pakatab nga po, curious. Tama ba pronunciation ko? Nabila ko na ano, na ilang. Curious, no? Yan. So curious po no, nasa gitna po yan, mga mentor. So always be curious. Ano ibig sabihin niya, mentor, dyan? In every situation, mga mentors, always ask, bakit ito nangyayari? Bakit ito nangyayari? Oh, for example, ako to, pwento ko lang sa inyo, mga mentors, ha? What's going on between me and Mentor Claire? Ito, hindi naman siya masyadong ano, vulgar, no? Pero ito po kami ni Mentor Claire, no? Ang huling usap po namin, hindi kami magkaaway, ha? Hindi kami magkaaway, ha? Okay? Pero siguro kung hindi a-apply ng tama to yung tamang mindset or these emotions, no? Mag-aaway kami, no? Pero ito na lang po yan, eh. Imagine this, ha? Ang huling usap po namin, kasi ito po yung aming routine ni Mentor Claire. Sa buong araw talagang mentoring, sa business talks, basta IM5, lahat na kailangan gawin sa IM Worldwide. Siguro ang pag-uusap namin sa chat box, ano lang, kain na ako, pag-mentoring na ako, ganun na. Puro kami ganun lang usapan namin dalawa. No? So, very seldom na kami makapagkwentuhan through chat. Okay? Kaya po ginagawa namin ni Mentor Claire is meron kaming meeting after meeting. De joke lang. Ma'am pala, no? So, ang ginagawa po namin after all the activities sa isang araw, no? We video call kami. Siguro mga alas dos na madaling araw, alas dos na madaling araw, yan, mag-uusap kami yan. Okay? Pero, for the past 4 days, hindi namin nagagawa yun. Eh, bakit po? Sobrang busy kasi. Okay, sobrang busy namin parehas. Ano? April 22 po ng gabi ang huling usap namin. Imagine that, ha? Okay? Pero, kung isipin natin, kung hindi ko a-apply ito, no? Bakit kaya nangyayari ito? Curious, no? Magiging impatient ako, magiging irritable ako, magiging worried ako. Baka meron babae ito, baka meron ganyan. Tama ba ako? Ay, baka meron babae ito. Baka meron lalaki, tama? So, magiging judgmental ka. Nakakuha niyo ba yun? Ano? Nakukuha niyo yung point ko, mga mentors? So yung ano, kung hindi ka naging curious sa sitwasyon, di ba? So kasi naging curious mo na tayo eh. Bakit ba 'to nangyayari? Yan. Bakit ba 'to nangyayari? So syempre, you ask yourself that question, mag-iisip ka ng sagot, no? Kasi yung ginagawa namin right now is pang future namin 'to eh. Yan, pa-mute po ako na hindi naka-mute. Salamat po. Yan. So kumbaga, ano no, doon mo ma-apply yung curiosity. Okay, yung curiosity, napakahalaga niyan. O isa pang example, okay? Ito po ah, hindi ko po nilalahat ah. Baka magalitan ng babae po dito eh. Ang babae po ba ay moody? Okay? Ito ah, alam ko meron pong yes. Okay? Ito, Janine left the group. Okay? So ito mga mentors, no, super daw. Okay? So ito, I'm very, very sure yung mga lalaki po dito, if ever you have a girlfriend or boyfriend, ito po, sino po dito naka-experience? Diba, may jowa ka, nagkasama kayo. Nagkita naman kayo or nagkasama kayo na ano naman, okay-okay naman, okay, good mood, ganyan-ganyan. Maya-maya mga mentors, no? Bigla siya magagalit. Bigla may iinis sa'yo. Ba? So ngayon, ang common na reaksyon ng isang lalaki ay ano? Mairita. Ba? Maano ka, magiging impatient ka. Ano pong problema mo? Kanino okay naman tayo, ba? Bakit ganyan ka ngayon? Tama ba? Nangyayari po ba 'yan? Okay? Pero if ang isang lalaki o ay iisipin muna, magiging curious muna siya, no? Bakit kaya siya sounds familiar? Okay? Bakit kaya siya biglang nainis? Ay, naging curious ka eh. Tama ba ako, mga mentors? Naging curious ka eh. Bakit kaya siya nainis? Baka gutom. Yan. Baka gutom. Or baka, ano, baka day one niya. Or baka ganyan. Baka ano, hindi nakapag-Shopee. Baka hindi nakapag-Lazada. Diba? Baka hindi available yung gusto sa Shopee saka sa Lazada. Yung mga ganyan. So magiging curious ka, mga mentors. So ikaw naman, okay? Ikaw naman, syempre, you concluded yourself, naging curious ka, ang mangyayari po dyan, magiging patient ka. Magiging flexible ka, mga mentors. Naintindihan mo ba, mga mentors? So mood elevators, very, very important in everyday life. O, ito na lang, pinakasimple. Sa mga walang jowa po dyan, ito na lang. Okay? Ito, for example na lang, may isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo maintindihan at parang hindi mo makontrol. Tama? Traffic. Ano ba? Traffic,
mga bayarin, mga challenges sa buhay, utang mo, sinasabi ng ibang tao, rejections, ang dami, no? Ang dami mga bagay talagang hindi natin control eh. Yung ibang tao mismo, alam mo yun? Pero mentor, no? If you just be curious, no? Sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, always ask yourself, bakit ba ito nangyayari? Ano ba ang pwede kong gawin? Okay? Na kahit ganito ang nangyayari, maging productive pa rin ako. Okay? You'll be flexible, mentors, no? You'll have sense of humor, you'll be patient, appreciative, hopeful, resourceful, creative, wise, and syempre, pinakamagandang maging attitude natin dyan, mentors. In every situation, be grateful. Okay? In every situation, mga mentors, no? Be grateful po yan. Okay? Bakit po mga mentors? Kasi syempre, alam naman po natin, di ba, paulit-ulit natin tinuturo sa mga life class po natin. Di ba? Na always be grateful. Di ba? Sabi nga po yan sa 1 Thessalonians 5:16-18. And rather, no, James 1:2-4 pala, sorry. James 1:2-4, mga mentors. Ano pong sabi doon? Di ba? Okay? When you face any troubles of many kind, di ba? Kahit anong problema ang iyong ma-encounter. Okay? Be joyful. Consider that an opportunity for great joy. When we say great joy kasi mga mentors, that's also equal to being grateful. Tama mga mens? No, thank you Lord kasi pinagkatiwalaan mo ko ng ganitong challenges. Thank you Lord na sa ganitong sitwasyon ako right now. Thank you Lord kasi binibigay mo sa akin to kasi malaking tiwala mo sa akin. Thank you Lord kasi you want to build my faith in you. Tama. So mga mentors, by knowing this, no, alam mo yun, you'll be able to adjust in every situation na meron ka kahit gano'n pa kahirap yan. Alam ko mga mentors, ang mga challenges sa buhay. Tama? Ang problema sa buhay, may mga level-level yan. Level 1, level 2, level 3. Tama ba ako mga mens? No, pahirap ng pahirap mga mens. Pero good news, ikaw din, nag-level up ka. Okay? Nag-level up ka din mga mens. Agree? No? So, ibig po sabihin, ito ha, gusto ko lang i-remind again. Itong mood elevator po, hindi po siya nangyayari overnight. Na tipong nalaman mo ngayon, bukas, okay ka na, makakapag-adjust ka na. Apply it every single day in every situation of your life. O for example, meron kang kliyente. Okay, meron kang kliyente. Okay? Sabi sa'yo, magbabayad na ako bukas. Mag-jade ako. Ipapasok ko din yung dalawang kapatid ko. Ganyan. Tatlo kami mag-jade bukas. Okay? Yan. So, syempre ikaw, tuwang-tuwa. Uy, congrats ha. Ganyan-ganyan. Mentor, kinabukasan. Kinabukasan mga mens. Black ka na. Okay? Nag-promise pa sa'yo mga mens. Pero kinabukasan, naka-black ka na. It really hurts, di ba? Mapapasayaw ka na lang ng TikTok, di ba? So, syempre, ano pong magiging reaction mo? Kadalasan, magiging irritable ka. Tama? Impatient ka. Pero mentor, if that happened to you, maging curious ka lang. Bakit kaya niya ako binalak? Baka hindi siya tamang tao para sa akin. Baka alam ni Lord na kapag nag-join siya sa akin, maging sakit ng ulo ko siya. Tama ba mga mens? Tanda natin mga mentors ha? Tamang tao. Baka hindi mo siya tamang tao. Okay? Baka God is protecting me from that person. Baka kasi scammer pala yung taong doon. Tama ba mga mens? So by doing that mga mentors, alam mo yun, you get the whole understanding of the situation. Hindi ka magiging emotional. Tama? Agree mga mens? So this mood elevator can definitely mga mens, no? Na makakatulong po sa atin. Alright? So our guys learning, no? Pakatayat nga po, I am learning. Sabi ko sa'yo, ma-excellent talaga doon, no? So that's basically it mga mentors, no? Kung paano natin i-control yung ating emotion. Again, review lang tayo ng konti, no? Event plus response equals the outcome. And mga mentors, for us to control the response, we have to practice this mood elevator every day. Okay? Every single day. And believe me, no? What you focus on expand. If you focus on always having yung mga attitude or mood na meron sa taas, mga mentors, you'll have a positive life, you'll have a happy life. Hindi ka mai-stress. Hindi ka mawawala ng buhok katulad ko ng mga 54 pieces na buhok. Char. Okay? So mga mentors, no? So I hope and pray everyone was able to learn something, no? And syempre, no, nakasulat niya sa Bible mga mentors, no? Na talagang kailangan natin i-control ang ating emotions. Nasa Bible na po 'yan, mga mens. Imagine this, ha? And don't sin by letting your anger, 'di ba? Control you.
Diba? Kadalasan kasi nagkakasala po tayo dahil ano yun? Dahil sa ano tawag din? Dahil sa bugso, 'yan. Dahil sa bugso ng damdamin, 'di ba? 'Di ba kaya nga po mag-aasawa, 'di ba? Minsan nagkakasigawan na, 'di ba? Bakit hindi na nakokontrol yung ano eh, yung emotion, 'di ba? Nagagalit eh. Tama. Ang sabi po dito, don't let the sun go down na you're still angry. For angry give foothold to the devil. Imagine that. Mentors ha, babalikan ko lang to. Imagine this ha. Ito, always remember ha, lahat ng mood na nasa baba, yan po ay plano or gusto ng kalaban po natin. Ibig sabihin, demonyo yan. Demonyo. Okay, alam mo ba yung demonyo? Diba? Kalaban po natin yan. Right? So, kailangan natin i-control yung anger po natin. Agree? Sino dito mga mentors, yung galit na galit, naka-experience na galit siya, tapos hindi niya makontrol lahat ng lumalabas sa bibig niya? Sino nakaka-relate? Diba? Diba? I believe, no? Some of us here, naranasan po yan. Tama, lahat ay dumaan sa kanyang part. Hindi mo na nakontrol yung sarili mo. Talagang kung ano pinag sarili mo sa kanya, ano po nangyari? You lost the person. Tama. Possible mawala yung tao. Okay? Ephesians 4:26-27 yung mga men. And syempre, sabi po dito, sensible people control their temper. Okay? They earn respect and ano? Their own respect by overlooking, okay, wrongs. So ibig sabihin mga mentors, it's very very important, no, na makontrol natin ang ating mga sarili. Okay? So, and syempre mga mentors, pinaka-importante diyan, okay? Para ano, kasi mentors again ha, to, kapag tayo lang kasi mahirap po talaga. Tama? Kapag tayo lang, mahirap po talaga. It's really really hard to control the flesh. Yung pagkatao natin mga mens, tama? So ibig po sabihin, no, ito ha, keep in mind, ang tao po kasi, we are created talaga, no, we are designed to be sinful. Makasalanan talaga ang tao, agree mga mens, no? Kaya to mentors ha, pinaka the best pa rin talaga. Okay? Pinaka the best, okay, na solution for us to have a happy life, no? And para talaga makontrol ang ating mga sarili is with the Holy Spirit. Tama mga mentors, agree? No? Kasi mentors, sabi nga po sa Galatians 5, di ba? 22-23, di ba? The fruit of the Holy Spirit is what? Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and what? Self-control. Imagine that. Right, mga mens? So, sobrang importante ng Holy Spirit. Whenever, okay? Whenever we lose control, no? Aside, syempre, no? Sa being curious, mga mentors, always ask for the Holy Spirit. Pag napapansin mo mga mens na parang ano ka na, tawag ito, parang naiinis ka na, alam mo yun, parang you're starting to get impatient, worried, ask for the Holy Spirit. Right mga mens? Sobrang importante niyan. Okay? Kasi again, ang fruit ng Holy Spirit, kapag nasa yung Holy Spirit, is yung 9 fruits. Love. Okay? Joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Tama mga mens? So, kailangan talaga natin yung mga bagay na yan. And ito mentors ha, if you will agree with me, no? What if mga mens, we have a world, no? Meron tayong mundo mga mentors wherein lahat ng tao sa mundo ay filled ng Holy Spirit. Lahat ng tao sa mundo meron love, may joy, may peace, may patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Mga mens, tingin nyo po, anong klaseng mundo ang meron ngayon? No? Do you agree with me, mga mens? Siguro walang away, siguro walang ano, scarcity mindset. No? Tulungan lahat, walang angat, ano, walang hatakan pababa. Napakasarap pakinggan mga mentors. Napakasarap makita na one day mangyayari po yan mga mentors. And that's our goal. Yan po ang pinaka-goal natin. To help other people, no, to develop themselves and talaga ma-realize that we need the Holy Spirit. And lastly mga mentors, no, Psalm 37:8, stop being angry. Okay? Turn from your rage. Okay? Do not lose your temper, it only leads to harm. Tama ba mga mentors? No? Hindi pong hindi mo na makontrol yung sarili mo, mapapahama ka eh.
you will realize na may mga bagay ka nagawa na, ay grabe, bakit nagsisisi ka? Tama. Bakit ka ba nagawa yun? Diba? Kasi nadala ka sa emotions mo eh. Diba? Na-control ka ng emotions mo. Right, mga mens? So it's very, very important, no? That we must control talaga our emotion. With the help of our Father God, with the Holy Spirit, and by being curious always. Okay, mga mens? So, yun lang. I hope meron po kayo natutunan.